Day 9 para sa ating Philippine Loof Adventure. Philippine Loof Adventure. Day 9 para sa ating Eto na! Welcome back mga Pards. Eto na, day 9 para sa ating Philippine Loop Adventure. Last day. Hopefully napanood yung mga previous videos natin. Simulan na natin. Okay, start tayo sa Apari. Nag-take off tayo doon mga around 5:30. Dumaan tayo ng Tugigaraw para kumain ng isang sikat na pagkain doon. Carbo loading nga. Ito yung tinatawag nilang batilpatong. So locked and loaded, diretso na tayo. Papunta sa ating last checkpoint, Baler. So dumaan tayo ng mahabang bridge ng Tugigaraw at straight na straight itong daan na to. Top speed, 1,000 kilometers per hour. So dadaan na natin yung mga malalaking cities, Santiago City, Isabela, kaya ganda ng panahon. Yun nga, kung napanood niyo yung mga previous videos natin, galing tayo sa injury nito. Actually, injured pa rin tayo until this moment. Pero, laban. And then sa trip na to, napansin ko, ang daming tulay at hindi ko maiwasan na tumigil sa mga tulay. Ewan ko ba kung ano meron sa tulay. And since summer, at Holy Week nga ito, sa mga rivers na nadadaanan natin, maraming nag-swimming. So, dun ako natutuwa. Sana makapag-swimming din. Unfortunately, kailangan natin magmadali or kailangan natin mag-ride. Injured na tayo at gusto ko na rin makauwi. Itong araw na ito is Saturday. So kung matatapos ko to, may isang araw pa ako magpahinga bago sumabak ulit sa trabaho. So dumaan tayo ng mga, yan, Madela, Quirino. Sa mga crossings ito, papuntang Baler. So dire-diretso lang ang ride natin. Ganda ng panahon. Buhay na buhay! So syempre, kailangan mag-document sa mga signage. Dapat malinaw na malinaw. Yan, buti na lang kita yung mukha ko kahit naka-helmet. Dapat kasi pag nag-selfie ka, yun nga pala, pag nag-selfie ka sa mga locations, dapat pala nakatanggal yung helmet mo para kita yung mukha na ikaw talaga yung pumunta dun sa checkpoint. Pero since hindi naman ito checkpoint, location lang naman, so okay lang naman. Pero pagdating sa mga checkpoints talaga, we have to ensure na nakatanggal yung helmet natin para kilala. And then ito, ganda rin ng river. Tumigil na naman ako, syempre. Yung swimming sila, woohoo! That's Cagayan River. Isa sa pinakamahabang stretch ng river sa Isabela or sa Cagayan. So, yun nga, kagabi nga, tinignan natin yung paa natin. Ang ginawa ko na lang dito is binalot ko na lang ng ano, binendahan ko na lang ng matindi. Ito, sikat itong tigilan. Wala itong particular na pangalan, itong lugar na to. Basta national highway lang. Ginugel ko nga kung ano talagang tawag sa location na to. Pero magandang tumambay. Yan, magandang tumigil dyan. Walang pangalan lang. So kung alam nyo yung tawag sa pangalan ng lugar na to, pa-comment na lang. Konting pahinga, and then diretso na ulit. Yan, kung mapapansin nyo mga parts, ang ganda ng weather. Blue skies, clouds. Kaganda ng panahon. At since summer nga, at since and Holy Week, ang dami-daming turista na pupunta sa mga dagat or sa mga beach resorts. At yan na ang Philippine Sea. Sobrang tempting during that time na tumigil kasi ang daming pwede mong tigilan eh. Katabi ka lang, ayan, dagat na. Pero medyo okay lang, hindi priority. Pwede naman siyang balikan anytime.
tumigil tayo dyan. Itong spot na to, favorite na favorite ko itong spot na to na tigilan. Actually, sa mga endurance rides na tinakbuhan ko tulad nito, 2019 Ironman, gamit yung CB500X. Last year, gamit ko rin yung Harley Davidson 48. Ito yung spot na tinitigilan ko lagi para magpa-picture at tumambay. 2 years ago pala, yung 2020 Ironman, gamit natin yung Harley Davidson. So, ang sarap tumigil dito, ang sarap tumambay, dyan ako nagpapahinga. At the same time, nakakapag-isip ng maayos or nakakapag-relax yung isip natin. And a few minutes dyan, tambay ng mga 15 minutes, syempre, walang katapusang ride. At eto na! Yes! For our last checkpoint ng ating Philippine Loop Adventure, that's Baler Aurora. Yan, katulad na nabanggit ko kanina, dapat nakatanggal yung helmet, naka-jersey ka, nandyan yung motor. Yan. That's the final checkpoint. And then, after Baler, may dalawang daanan akong option. It's Pantabangan and Bungabon. Since sa mga previous rides ko, lagi akong dumadaan ng Pantabangan, inisip ko, para maiba naman, Bungabon naman tayo. So, first time ko itong mag-ride dito sa spot na to. Medyo hindi ko ma-expected ako ng mangyayari. Pero syempre, since adventure to, what the hell, di ba? So, surprisingly, nakita ko rin naman sa sa Google, medyo maraming twisty. So, oh, masaya to. Punta tayo. Magsasawa ka sa twisties. As in, ang daming twisties. At yan, titigil tayo to check on the map kasi during this time, kinakabahan na ako, madilim na. Aabot ba ako dito or makakaalis ba ako sa kagubatan na to na maliwanag? So during this time, tapos na ba? Kasi medyo madilim na, ang daming twisties, pagod na tayo, but wait, there's more. So hindi pa natapos yung twisties at during this time, sa totoo lang, medyo natatakot na ako at nalulungkot na ako kasi madilim. Nasa gitna ka ng kagubatan, walang tao. Yung feeling mong solo ka lang talaga. Well, masaya naman, pero may takot kasi nakakahaba na abutin ka ng dilim dito sa bundok na to. So yan, kung mapapansin nyo, ang dilim ng panahon. Tapos yun, tuloy-tuloy lang ang ride. Makulimlim, kinakabahan ako, baka umulan pa. Diyos ko Lord. Walang katapusang twisties na nasa gitna ka ng bundok. Kung talagang twisties lang hanap nyo, mga pards, punta kayo dito, ride kayo ng Bungabon at mananawa kayo. Balikan, Bungabon to Baler and then balik pa uwi. And eto, nag-reach na tayo ng boundary ng Aurora Province at Nueva Ecija. So dito, kung mapapansin nyo, lumiliwanag na. So yan, buhay yung energy natin ulit. Buhay na naman ulit tayo dahil may araw na, akala natin kanina sobrang dilim na, akala ko talaga hindi ako aabot or makakaalis ng kabundukan na yon ng maliwanag. And fortunately, dun lang pala yun sa area na yon. So nung nakita ko yung araw, hello sunshine! Ang sarap sa feeling na madampian, wait lang, madampian yung mukha mo ng init sinag ng araw. At buhay na naman ulit ang energy natin. Targeting na makauwi. Since tapos na natin yung ating final checkpoint, woo! Yes. Gliding na lang tayo. Sarap sa feeling. Pero syempre, hindi tayo dapat maging masyadong kampante dahil medyo malayo pa tayo. Nasa Nueva Ecija pa lang tayo. Pero alam natin, konti na lang. So dapat na lang tayo maniguro. And then ito, sa Labi Bridge, during this time, 2 years ago, ginagawa pa lang to. So, may mahabang river din to, maraming tao dahil this is a tourist spot also na nagsuswimming ang mga tao. So, dumaan lang tayo doon, napaka-traffic during that time. At, malapit na. Nararamdaman ko dito, paunti-unti. Palapit na ng palapit. Siyempre, looking forward ka na matapos na kasi since for me as a rider, achievement to. Well, hindi ko alam sa ibang rider, but for me as a rider, at also yung pangarap ko din talaga mula nung bata na makapag-ride po in Pilipinas. At tumigil tayo sa isang gasoline station. Syempre, again, hydration is very important sa pagdaride or pagra-ride.
dumaan tayo ng Bungabon, Nueva Ecija. Yan. Nakakatuwa dahil maliwanag pa. Diba? Kanina, akala natin sobrang dilim. Akala natin aabutan na tayo ng dilim sa da or sa bukid na yun, sa gubat na yun. Pero ito, fortunately nakarating tayo ng Nueva Ecija na sobrang liwanag pa. At sobrang ganda. Diyan ako galing! Dito ako sabi ko nga dyan sa bundok na yun, pa! Ginanong ko talaga. Sabi ko, bundok, sakit. Kasi talagang nalungkot ako nun. Akala ko talaga hindi matatapos. First time ko yun sa Bungabon. And finally, nakarating na tayo sa isang very familiar na lugar sa akin, Cabanatuan City. At syempre, ang aking pleasure every matatapos ang ride, sunset. So, hindi ko papalampasin na magpa-picture during sunset sa area na to. Ganda. And then nakataas pa yung kamay natin. Yes! 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 Uuwi na! Yes! Woo! Inabot na tayo ng dilim. Pero alam natin, malapit na malapit na. Ito, this is Plaridel na, Pulacan. Pababa na tayo. And since nga, oy, that's Angat Dam. Yan, Angat yan, sa Bulacan. At since nga, kung naalala nyo, nagbibisita iglesia tayo dahil Holy Week nga, dumaan tayo sa isang magandang simbahan sa Angat. And, first time ko yung tumadaanan, yung, syempre, I love Angat, yung mga signage nila. Yun nga pala, sa ride na to, wala akong parehong dinaanan. 8 ang route ko. So, das ang tanging daan lang na parehong dinaanan ko nung papunta is only service road. Yun lang. Service road and national highway ng San Pedro to Calamba or to Santo Tomas. At dumaan tayo ng San Jose del Monte, Bulacan. Papunta na tayo ng Metro Manila. Alam mo yung feeling na, uy, syudad na. This is Fairview, Quezon City or Commonwealth area. So dumaan na natin, dinaan natin yan. For the first time dito sa trip na to. Kasi nga, wala nga tayong parehong dinaanan na area or na road aside dun sa kahabaan ng National Road ng Laguna. So C5 Libis. Alam mo yung feeling na, uy, big city. Nakakamiss din yung home, diba? Matagal kang ano. Can we go home? So yan, mga familiar na lugar na sa atin. Libis, Taguig, Service Road ng Paranaque, C5. So, sobrang nakakasuwa. Sobrang nasaya. At dumating na tayo dun sa pinag-take-offan natin, HSDC. At ayan, drop or banking. Munti ko pang madrop yung motor ko. Siguro dahil sa sobrang pagod na rin at yung adrenaline rush. Ubus na rin, or paubus na, konti na lang, muntik pa natin mahulog yung motor natin. At nagpa-picture tayo, and this will be the longest short trip sa ride na to. From HSDC Paranaque sa Bicutan, papuntang HPI sa Batangas. Maiksi na lang siya, pero alam mo yung feeling na bagsak na yung katawan mo, wala ng adrenaline, good ka na. Ito yung, sa totoo lang, pinakamahirap na ride. Kung kailan, tapos na. Pero syempre, focus na focus dapat tayo kasi syempre, nandun ka na sa ending. Sasablay ka pa ba, di ba? Narating tayo ng FPIP Santo Tomas, Batangas. Yes. Shoutout sa ating mga parts sa HPI. Napakadilim. Ako na lang yata yung tao niyan. Imagine, it's Saturday. It's Holy Week. In the middle of the night. So, sole ko lang yung motor. Yan, kinunan ko ulit on a hyperspeed. Siyempre, hindi ko imimiss yung spot from gate hanggang dun sa gate ng HPI. Ang ganda sa motor. And kung saan tayo nagsimula on our day one. So, on the Philippines, Tangawan, Batangas. Ito na yung ating final photos sa trip na to. Yan, nag-end tayo ng 11:48. 11:46. Distance na travel natin is 755 kilometers. That's from Apari up to
Santo Tomas, Batangas. Welcome back. Dang! Kapari. Yes. Dali ako, kapari. Nakaka-uwi na. At tapos na. Boom. Salamat. So yan mga pards. Ay, naku. Nakakamiss. Nakakamiss mag-ride. Nakakamiss yung mga ganito. At nagpa-photo tayo sa ating yan. Yung Honda Civic, ano natin? 10. Together with the PCX. So yun nga, bumiyahe tayo from Apari hanggang Batangas. At dinaanan natin yung ating last checkpoint para sa ating Philippine group. Ay, ano bang masasabi ko mga pards? Sa lahat ng mga pangarap natin, or sa lahat ng mga gustong gawin natin, walang makakapigil sa atin, basta gugustuhin lang natin. Kung gusto nyo, gawin nyo. Kung ayaw nyo, just make your excuses at alisin nyo na lang sa sarili nyo yun. Move on. Dito sa ride na to, marami ako natutunan. At sana may mga na-share ako sa inyo. Fulfilling your dreams, either rider ka man, or kung sino ka man. Itong ride na to is one check sa aking bucket list. Dito sa ride na to, masasabi ko na nagbago rin yung outlook ko or nag-improve yung outlook ko sa buhay. Sa mga challenges na napagdaanan natin sa biyahe. Wala po akong pinapatunayan. It's just gusto ko lang talagang ma-fulfill yung aking pangarap mula nung pagkabata. Sa mga roro rides, sa mga long trips, sa pagtulog kung saan-saan, sa aksidente ang nangyari sa akin. Marami ako natutunan at mas nakilala ko yung sarili ko. So yun mga pards, sana marami kayo natutunan sa aking videos. Sana may na-share ako sa inyo. Sana nagustuhan niyo yung aking story, Fly Solo, a Philippine Loop Adventure. Thank you mga pards! Thank you for joining. Naiiyak ako. Naiiyak ako. Hindi kasi naalala ko pa kasi yung ano, naalala ko pa kasi yung lahat ng nangyari. Siyempre nakakatawa. Yung natapos ko lang yung ano, yung na-aksidente, yung tinuloy ko. Pero mas naiyak ako dun sa ano, nung natapos ko yung bungabon. At naiyak ako dun sa ano, naiyak ako dun sa yung huling gabi. Or yung huling sunset. Yan, yung huling sunset na yun, this is an achievement. Tapos, sobrang saya. At syempre, hindi natin nakalimutan magpasalamat sa Diyos. Thank you to all my friends na nag-support at nagdasal for my safety. Natapos natin. So, that ends our video mga pards. Sana nagustuhan niyo ang ating story. Watch out for my future episodes or future videos. For my project cars, rides, project bikes, etc. Maraming pa po tayong gagawin. So, maraming salamat sa pag-join. Keep safe. Lagi nating tatandaan, hilig man sa kotse o sa motor, bakit ka papipili? Hard work pays off! Pwede both. Philippine Loop Adventure. Philippine Loop Adventure. A Philippine Loop Adventure. Philippine Loop Adventure. Hala, hindi na mawala. Okay, ito na. Fly Solo. A Philippine Loop. Fly Solo. A Philippine Loop Adventure Story. Yon!